Kasi pag kasi po pag magpapa-apoy pa tayo ng uling, matatagalan po tayo, baka po kumain tayo ng mga alas 10 ng gabi. So guys, iiwan tayo ng mga kailangan natin. Okay lang naman po. Hindi naman. Next naman guys, mag-iiwan tayo ng bawang. Mag-iiwan po tayo ng bawang. Next naman po ang ating siling nga ba? Tinanggalan ko na po lang po ito yan. Kung inihaw natin ang kalong kanina, kailangan na ay punas. Balatan. Siya ay balatan mo. So guys, ang binili kong itlog ay ito yung mga ganitong may crack. Lulutuin mo lang. Kung lulutuin mo kaagad, okay lang. Nag-double yung kasi ilalagay lang naman natin sa tortang talong. Kaya okay na yung ganyan. May sumali po doon natanggalin natin. Hiniling. Ang unang ipapakita ko po sa inyong ingredients, yung tortang talong. Onion, garlic, patatas or potato, hiniling na baboy, siling haba, at inihaw na talong. Binalatan ko na po yan at inihaw ko na. Then, next naman po ang ating itlog. Kailangan po natin yan sa tortang talong. So, ang una pong gagawin natin ngayon, itatabi muna po natin yung mga ingredients na nasa arapan natin. Then po, i-scramble natin. Next naman, maglalagay po ako ng asin at saka magic sarap. Maglalagay tayo ng salt, halo. Mas sanay nga po ako sa Pilipino. Then next naman, lalagay po natin yung mga binalatan natin kanina ng talong. Pipress natin yan. Para ma-absorb niya po yung kailangan ganyan. Kailangan lahat ng talong ilalagay nyo sa itlog. Mas maganda, pwede rin pong pakuluin ng talong bago nyo balatan. Pwede rin pong hihaw. Pero mas masarap po ang hinihaw compared sa pinagod. Next naman po, ang gagawin natin ngayon, igigisa na po natin ang hiniling na baboy. Garlic and onion. Next naman, hahatiin natin ang hiniling para sa talong at saka sa soup, miswa soup, and tortang talong. Hahatiin ko po siya. Ilalagay ako ng salt. At ilalagay ko yung natirang magic sarap. Tatakpan natin para madaling lumambot ang giniling. I-check natin. Maglalagay po tayong tubig para madaling lumambot. Mas masarap kasi pag nilagay natin sa talong, malambot yung pinamang giniling. Walang hassle sa pagkain. Then, tatakpan natin at hintayin natin lumambot. So, guys, i-check na po natin kung malambot na yung ating giniling. I-check ko po kung malambot na yung giniling bago natin lagyan ng mga seasoning. Okay.
importante po yung tinitikman nyo yung mga niluluto nyo. Para po pag yung finished product, no? Confident kayo kasi nga tinitikman nyo. Ay, malamot lang, sarap na. Next naman ang ilalagay natin. Ilalagay natin patatas. Hindi ko po siya nalagyan ng tubig. Halimutan ko po. Palalambutin po natin yung patatas. Para madali po lumambot, i-cover natin. So guys, i-check na natin ang ating patatas, malambot na. Yun. Oh, I told you, girl. Nilambot na yung patatas natin. Maglalagay tayo ngayon ng paminta. Ay, dadagdagan po natin ang paminta. Masarap ang paminta sa tortang tayo. Lalo na pag may ganitong giniling. Yummy po. Next naman po ang gagawin natin, papatayin ko po si, iteturn off ko po yung apoy, palalamigin ko, at ilalagay natin sa itlog at saka sa talong. Ita transfer po natin yung giniling na nito po natin. Then ito pong pinaglutuan natin, pinag-isaan natin talong. So guys, magpiprepare na tayo ng tortang talong natin. Ilalagay natin si talong dyan sa lagyan. Kailangan po natin ng tinidor. Chloe, kuha mo nga ako tinidor. Umpisa mo nga. Dali. Ito na ako. Then ipipress ko na. Kailangan po may timpla na yung itlog natin, ha? Meron na po yung asin. Kung ano man naglalagay yung seasoning, kailangan meron na yan. Wait lang po, hihintayin ko pala yung sili na pinaride natin. Para po, masarap po kasi pag hinalo natin sa giniling yun, try yun po masarap. Sobra po okay. Promise. So guys, nilagay ko na po yung sili. Ayan nga po siya. Kung gagawin po natin, halimbawa ito po, lalagyan po natin yung lalagyan po muna pala natin ang giniling. Lalagay po natin sa taas. Konti lang po kasi kailangan lahat po ng talong na pinrepair natin at dinalata natin, kailangan po malagyan natin na. Yung iba nga po itlog lang yun. Pero masarap po itong bigay niya. Wait lang po, kukuha lang po ako malalim na. Then po, ang gagawin natin dito, ipa-fry natin. So guys, ilalagay ko na si itlog po at saka si talong. Tipid-tipid lang po tayo sa itlog, ha? Kasi po, matakaw po sa itlog ang tortang talong. So may space pa po yan, pwede pa po tayong maglagay ng isa. Next naman po, habang niluluto natin yung talong, mag-a-assemble pa po ako ng isa. Next naman po, lalagay ko na po yung sunod. Daga mainay, ha? Yun yung isa guys, parang kulang sa ito. Gagawin ko, maglalagay ako. Unfair naman dito sa isang ito.
sabi ko nga po, matakaw sa itlog ang tortang talong, lalo na pinigilinig po siya. Actually, yun pong, ano natin, yun pong recipe natin for today. Ano po yan eh, kung wala lang pong karne yan, or gilinig, budget friendly po yan. Kasi lang, gusto ko po kasi talaga meron siyang gilinig, kasi mas favorite ko po yan ganyan. Tortang talong with gilinig. Yung itlog lang po ang lalagay ay yung type. So guys, babalik pa rin ko lang po itong isa ko at humarap ito. Kasi madali pong masunog ang ito. Pero since naman luto lang yung pinilig natin, okay lang. Okay lang po yan. Kaya kailangan bago tayo mag-prepare nito lahat, luto na, saka natin pag-aalu-aluin. Kaya safe na tayo. I-check na po natin yung ating tortang talong. Muna po ilalagay sa plato nito para dyan po magpunta yung mantika. Tortang talong with vinili. Next naman guys, lulutuin na po natin si soup. Masarap po sa miswa yan, hibi po yan, yung pinatuyong hipon na wala na pong balat. Malasa po ito isa sa miswa lang, maglagay po kayo. Then maglalagay na natin ang ating giniling. Actually, dapat po nauna ang giniling eh. Naalala ko pala may giniling pala. Mas maganda po giniling muna. Hintayin muna din natin lumambot bago natin lagyan ng hibe. Next, halo din po. Pag nagmamadali kayo, ito po yung magandang gusto. Halimbawa, nagmamadali kayo, galing kayo sa trabaho. Ito po yung napakadaling pagkain na soup na lulutuin. Lalo na pwede naman kayo hindi na maglagay ng giniling, nasa sa inyo. O nasa sa inyo po yun. Kaya dinamanggi sa bawang sibuyas at kamatis. Bawang sibuyas po at yun nga yung hibe lang. Doon maglalagay tayo ng patis. Maglalagay po tayo ng patis ha. Pag nagluluto tayo ng miswas soup. Another pang malasa yan. Another flavor yan. Bango po. Bango ng amoy. Next naman po maglalagay po. So guys, i-check na natin yung miswa soup. Yan po na nag-evaporate na yung tubig. Then titikman natin si karne kung malambot na. Bago natin lagyan ng tubig. Okay na. Okay na yung karne guys, malambot na. Ngayon naman, paglalagay tayo ng water. With Miss Wasu or Tapia. Yan po. Pasensya na po kayo dyan na. Dyan lang po mga sila. Don't forget to like, comment.
rin yung notification bell para ma-update kayo sa mga susunod kong video. And of course, subscribe to my YouTube channel po. Goodbye po and God bless you. Bye-bye po!